there, sports fans. This is Playitright TV, and I'm Quinito Henson, going solo for this episode. Dayan Castillejo, my partner, is over in the U.S. covering the Miss Universe contest. But in this special episode, makakausap po natin ang bagong kampiyon, WBO minimumweight champion, Melvin Jerusalem, at ang kasama niya ang trainer, Michael Domingo. Unang-una, Melvin, congratulations. Super ang pinakita mo. Gastado si Masataka Taniguchi making his second defense of the World Championship. Nagulat ka ba? Nangyari? Second round TKO. Melvin. Sir, magandang hapon, sir. Magandang hapon sa inyong lahat. Hindi ko talaga inakala, sir, na gano'n ang mangyayari, sir. Kaya nagulat talaga ako, sir. Pero sa preparasyon mo, ano ang fight plan na naiisip nyo? Michael, Michael Domingo, kapatid ngayon ni Melvin, nasa Osaka sila, pabalik na sila ng Manila, pero nahuli namin sila dyan sa kanilang hotel lobby. Michael, ano ba ang plano ninyo? Ano ang fight plan ninyo? Sir, by the way, magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay mo, sir. Yung plano talaga namin, Melvin, gusto namin manalo lang kami every round. Hindi namin iniisip yung knockout, kaso dumating talaga ang swerte at tinamaan siya ng magandang solid na punch, kaya napakalakas ng suntok ni Melvin. Kaya ang sa amin lang kasi every round sana manalo lang kami, yun lang ang gusto namin para manalo sa laban. Gaano kahaba yung preparasyon, yung training ni Melvin para sa laban? Sa training talaga namin, sir, 4 months kami nag-training. Mga ilang rounds na na-spar ni Melvin? At kung sino sa iyo ang spar ni Maganda yung mga ka-sparring ni Melvin, sir, kasi yung mga world rated natin doon sa Omega Gym, si Mark Lucilis at kasi Aranita, si Benny Cañete, yung bantam nila, na malaking tulong ang kuha ng Omega sa amin sa pag-sparring kasi magagaling yung mga boxer nila. Melvin, sa first round ng laban, Papa, medyo close. Akalain mo ba, Melvin, na hindi mo masyadong nakontrol yung laban kaagad? At nakita ko sa scorecard ng judges, si Mike Fitzgerald, isang judge, at saka si Benjamin Rodriguez, in-score nila na 10-9 para kay Taniguchi yung first round. Pero yung judge na si Lou Moret, 10-9 para sa'yo. Very close yung first round. Anong nangyari dun sa first round, Melvin? Sa first round, sir, si Coach Mike hindi pa siya magsasabi ng kung ano yung bibitawan ko ng mga suntok. Tignan niya muna yung style ng kalaban, kung anong dapat gawin namin. Yan sa magsasabi sa first round, dapat sabihin niya, huwag ka lang magkumpiyansa. Pag second round, dyan na siya magsabi, sir, kung anong deliver namin. Kaya sabi niya sa akin na kulang yung mga binibitawan ko na suntok. Kaya sabi niya, tumira ka ng tatlo. Sabi niya, kasi konti lang yung first round. Kaya yun yung score, parang kansi tayo. Kulang tayo. Noong second round, ang nangyari doon, parang nagpe-pressure si Taniguchi. Walang masyadong foot movement. Walang masyadong galawan ng ulo, pero siya yung sumusugod, siya yung papasok. Yung ginawa mo doon, labas-pasok, parang kinukuha mo yung timing. Pero napansin ko, nung pumasok si Taniguchi, hindi siya sumuntok. Doon mo nakita yung opening, kasi kaliwete siya, yung kanan mo, swak na swak eh, yung right straight. Paliwanag mo mga sa amin kung ano nangyari doon. Biglang nandun siya sa target range mo eh, Melvin. Pagka second round, sir, nagsabi si Coach Mike na gumalaw ka. Kaya yon yung ginawa ko, gumalaw ako. Tapos, pinipressure na ako ni Coach kasi parang nakita niya, ano, mataas ako. Pero yung sinabi ni Coach, ginawa ko lang talaga. Tapos, pinaparing lang yung kamay ko. Kaya nandun lang sa harap ko. Kaya matamaan ko naman siya ng anong job. Kaya sinubukan ko na siya anong minitawan ko na talaga yung anong pabor sa akin. Yung bakante. Kaya yun, sir. Hindi ko akalain yun.
Oo nga, yung right straight na sinuntok mo sa kanya. Michael, nung bumagsak si Taniguchi, eto makikita natin, no? Yung right na tumama kay Taniguchi, pabagsak siya rito. Akalain mo ba, Michael, na ganun ang mangyayari? Tansya mo yung lakas ni Melvin. Alam mo kung anong power niya kasi kayo nagmi-meets. Pero sa tingin mo, nung napuruhan si Taniguchi, babagsak siya ng ganong klase? Michael? Yes, sir. Sa nakita ko sa pag-street ni Melvin, kasi na-timing niya talaga eh. Yung pagpasok ni Taniguchi na medyo open siya, hindi kasi yung kamay niya nandito eh, nasa labas ng panga niya yung kamay niya, kaya sigurado ko pag tumama yung street ni Melvin, kasi yung street naman talaga yung ang pinag-training talaga namin kasi south kong kalaban, kaya lalo nang sabi niya kasi masyado silang kampante kasi mahina daw ang street ni Melvin, sabi nila dito sa Japan kayang-kaya doon nila. So, parang sabi ko, pag tumama yung street mo, kung babagsak yan, hindi ko naman inisip talaga na hindi na babangon. Pero pag kita ko na bumagsak, ang tuhod niya, sir, parang, kuan na, yung tawag doon? Yung hindi... Gulay. Yung nagkurog na ba? Oo. Yung nanginginig ng kurog ang tuhod niya, sir, sabi ko, hindi natatayo to. Dahil pag tumayo niya, pagtayo niya, yun na. Bumagsak na. Oo. Yung pagbagsak ni Taniguchi unang beses, bigla siyang umangat. Bigla siyang tumayo. Dapat siguro hindi ba siya yung minadali niya yung pagtayo niya. Kasi nung tumayo siya, gewang eh. Bigla siyang nabuwal ulit. Bumagsak. Yes, sir. Ano sa tingin yes, sir. Nangyari doon? Ano nangyari? Hindi, kung ako ang trainer noon, sisigawan ko yun eh. Na huwag tumayo. Uh-huh. Kasi... Ganon din yung nangyari kay Snit. Yung pagbagsak ni Snit. Hindi, dapat tatayo yun siya eh. Kaso sinigawan ko, huwag kang tumayo. Hintayin mong bilang. Kaya sinunod niya. Kaya nakarecover. So ang kay Taniguchi naman nangyari, pinilit niyang tumayo kahit alam niyang hilong-hilo pa siya. Kaya lalo siyang nahilo. Okay. Melvin, sa tingin mo ba, parang hindi yata nirespeto ni Taniguchi yung lakas mo. Kasi parang kampante siya. Yung nga sabi ni Michael, no? Siya ang sumusugod, tapos nandun ka lang, naghihintay ng opening, bigla mong tinamaan ng right, bagsak siya, no? Nung nangyari yun, anong naisip mo? Tatayo ba to? O knockout na ba to? Hindi ko talaga inasahan ng mangyayari, sir. Pero nakita ko na yung pagbilang ng 5 na, tapos tumayo siya, tapos bigla siyang natumba ulit, kaya parang sabi ko sa sarili ko, hindi na tayo makatayo ulit. Parang maabutan na to ng time, kaya tumatalon-talon ako, sir. Hindi ko na alam yung gagawin ko, sir. Kaya parang sabi ko, ito na talaga yun. Anong unang-unang naisip mo, Melvin, nung na-realize mo, ikaw na ang bagong kampiyon? Anong unang-unang naisip mo? Wala, sir. Hindi ako mapaniwala, sir, kasi sinabihan ko pa si Coach Mike na champion na ba tayo, coach? Panalo pa ako, coach? hindi ko na, sir. Na-blank ko, sir. Noong 2017, Melvin, lumama ka ng World Championship, WBC Minimum Weight Championship, ang nilabanan mo. Natalo ka in Thailand ni Wan Heng Meatonin. Very close yung laban, pero pagkatapos ng laban na yun, natalo ko ulit kay Joey Canoy. Ano ba nangyari doon? Ba't nangyari na bigla kang natalo ka agad pagkatapos ng first World Championship fight mo? Ano, wala na ng ganas eh. Aha. Tapos, hindi na kami mag-training. Marami ng excuse kang coach. Kaya sir, Pero paano bumalik yung gana mo? Kasi pagkatapos mo natalo kay Canoy, sunod-sunod na yung panalo mo eh. 8 sunod hanggang yung championship fight mo. Ako sagot, sir. Oh, Michael. Kasi ang kaya si Melvin kasi minsan hindi ko naman nakita ng reklamo sa training to. Ang nakita ko lang minsan pinapakita niya na parang wala siyang gana, kaya pinipilit ko siya mag-training. Kasi minsan may mga problema din sa pamilya,
ako lang kasi sinusumbangan niya ng problema niya, kaya naiintindihan ko eh. Kaya nung time na yon, sabi ko, huwag kang mag-alala, Melvin. Kakausapin ko si ma'am na magre-regional tayo. Sabi niya, sige coach. Kaya bumalik yung gana niya. So buti naman itong manager namin niya si Ma'am Mavic, binigyan kami ng pagkakataon. Yung hiniling ko na, ma'am, pwede bigyan mo ng OPBF si Melvin, ma'am. Kasi matagal na yan gusto mag-champion eh. Eh kahit regional lang or Philippines, ang importante may belt tayo. Kasi marami na siyang laban na puro champion yung nakalaban niya. Walang belt, 10 rounds lang. Kaya gusto ko maging champion talaga si Melvin, sir. Nabanggit mo si Mavic, no? Kumusta naman ang manager ni Melvin, no? Nandyan si JC Manangkil, nandyan si Ma'am Mavic Matsuura. So, Papa. Kumusta naman ang relationship nila? Super, wala kaming question about sa support nila, sir. Kasi every time na may mga kailangan kami, andyan naman yung kwan. Pag sabi ko na, ma'am, kailangan na natin ilaban to si Kwan kasi yung baka malaglag tayo sa ratings. Hinahanapan namin ng Kwan ng paraan na makalaban talaga yung boxer kagaya ni Melvin kasi nasa taas, nasa position siya eh. Nasa taas ang position niya sa ratings kaya ayaw kong bumaba. Kaya sabi ko, ma'am, kailangan every three months or Kwan, dapat may laban tayo. So yung trabaho nila, ginagampanan naman nila, sir. Gumagawa sila ng paraan na makapasok kami sa ibang promotion. Pero actually, nasa Sanman pa rin ang pro ang Kwan. Doon pa rin kami pumapasok pag may promotion ng Sanman. Melvin, ilang kayo sa pamilya nyo? Ilang kayo magkakapatid? Ano sir, anim kami sir. Ako lang yung hindi pa nag-asawa sir. Tapos apat kami na boxer. Apat kayo na boxer. Ikaw ba ang pinakamatanda? Ikaw ba ang pinakabata? Pangatlo sir, pangatlo. Pangatlo sa panganay sir. Okay. Ang magulang mo naman, anong trabaho nila? Ang papa mo? Ano sir, yung papa ko sir, wala na sir, yung 2015, wala na. Okay. Oo, tapos yung mama ko nagtatrabaho sa Del Monte sir. Del Monte. Del Monte. Yung ibang mga kapatid mong boksingero, patuloy sir, ba ang kanilang pagbo-boxing? Yung tatlong kapatid mong boksingero, patuloy ba ang pagbo-boxing nila? Yung ano sir, yung bunso sir, yung bunso na babae. Nag-try lang siya ng babae. Sabi ko, huwag kang mag-boxing kasi ang hirap ng boxing. Kaya yun, lumaban. Lumaban sa Dabao ba yun, Tagum? Nakakuha ng bronze. Pero walang ibang kalaban eh. Tumigil na. Tapos yung panganay namin, may asawa na. Ayun ang asawa niya na mag-boxing. Kaya yun. Tumigil. Yung kapatid ko na lalaki, lalaro pa rin ngayon. Kahit hindi nagtitraining. Sabi ko mag-training ka, dekado, hindi ka mag-training kahit amateur yan. Kasi hilig eh. So bali, ikaw lang ang nag-pro, Melvin, sa mga magkakapatid mo. Kalaban na yun yung kapatid ko sa sir, 6 rounds sa ibang bansa, pero hindi na-record. Okay. Oo. Si Gilbert, Gilbert Jerusalem. Pero parang naging exhibition lang yun. So makituwid, pangatlo ka. At ilang kayo magkakapatid ulit? Anim sir, anim. Okay. Nandiyan po si JC? Katabi nyo ba si JC, Michael? Okay, kasama na natin si JC Manangkil, ang manager ni Melvin Jerusalem from Sanman Promotions of General Santos City. Unang-una, congratulations sa JC. And can you explain yung partnership between yung company mo, yung Sanman Promotions, at saka yung Zip Management from Japan? Anong relationship ninyo? Yes, sir. Sir, thank you ulit sa pag-invite kay Melvin and sa amin. And yung Zip is yung manager nila from Japan, yung very supportive sa boxing, sila Sacho Nobuyuki and Mamavik Matsuura. Sila yung manager nila, Melvin. And yun nga, nag-usap kami before na ako yung gawin nilang promoter sa kanila. So yep, very honored na tinanggap nila ako to be a partner. And nagbigay ng trust and nagbigay din ng maraming opportunity sa mga Filipino boxers, kahit Japanese is
ang heart nila is full support sa mga boxers. JC, yung laban against Taniguchi, were you nervous that after the first round, hindi masyadong decisive kung sino nanalo ng first round? Did you think that sa second round, makakakuha na knockout kaagad si Melvin? Siyempre, hindi naman yung iniisip kasi magaling din yung kalaban. But confident naman kasi alam ko naman nag-training si Coach Mike, si Melvin, and may game plan sila, and nag-training sila ng ilang months for this fight, and may game plan sila, so I trust them. So kikinig lang ako sa kanila, kay Coach Mike, and yun nga, as we can see na yung mga game, yung plano nila na nagbunga din. JC, nabagit mo sa akin in a previous conversation right after the fight na sa tingin mo parang in-underestimate ni Taniguchi ang power, yung lakas ni Melvin. Can you explain yung sinabi mo sa akin? Yun nga sir, before the fight parang akala nila parang ano lang si Melvin. And may sinabi pa nga ata yung champion na sa interview sa kanya na yung right straight right hand ni Melvin is mahina. So yeah, yun yung nagpatumba sa kanya. So yeah, overlook nila masyado si Melvin, but si Melvin naman, pati sila coach, focus naman siya sa game plan nila, and yun, determined masyado, kaya yun yung nangyari, sir. Well, tinitingnan ko yung record ni Taniguchi, mabigat-bigat din, no? Of course, we all know that he won his championship over si Mendez, tapos he had one defense, a successful one, tapos dito sa second defense, natalo siya ni Melvin. But looking at his record, 6 na Pilipino ang tinalo niya. Although natalo siya ni Vic Saludar, he was really on a roll, si Taniguchi. No? Melvin, matanong ko sa iyo. Dati, ang tawag sa iyo, gringo. At nandun ka sa Alas Table. Nung nag-close down yung Alas Table, ano nangyari sa karir mo? No? Naisipan mo pumunta kay JC? Ano ba nangyari? Ano sir? Nagkuhan ako sir ng pinapapili kami sir kasi nandito si Coach Michael sir. Gusto namin kung saan si Coach, kung saan yung plan niya, doon kami ni Snit, ni Gio, ganun, magsama kami, sir. Kaya yun, sir, nang may team na, ano, nakapili kami, yung Z, tapos Gunman. Kaya yun, sir, tapos alam namin dito sa Japan. Kaya yun, nag-grab namin, sir. Tapos, yun, dito na kami na patuloy, sir. Okay, Melvin, unang-una, ang nangyari sa'yo, malaking bagay para sa ating bansa. Kasi wala tayong world champion, although si Dave Apolinario is the IBO flyweight champion. Pero ikaw yung nakakuha ng first major world title sa taong 2023. So, big development yon, big achievement mo, no? Marami nagsasabi na kung kaya mong patunayin na ikaw yung undisputed 105-pound champion, eh dapat makalaban mo yung iba mga world champion. Nandyan si Valladares, na tumala kay Cuarto. Nandyan si knockout CP Freshmart ng Thailand for the WBA championship. Eric Rosas, na tumala kay Saludar, also a WBA champion. Tapos si WBC naman, si Praya. So maraming mga world champions. Binabalak mo bang i-unify yung championship o hindi mo pa iniisip ngayon yan, Melvin? Sir, nakadepende yan sa manager ko, sir, sa promoter, sir. Na para, kaya handa lang kami palagi ni coach, sir, kung ano man yung ibigay sa amin na opportunity. Okay. JC, sa tanong ko about unifying the championship, is that in the works? Is that something that you want to happen? Or siguro down the road pa yon? Of course, yun naman yung plan ng every fighter. But yung pag-usapan namin ng manager ni Melvin, sa Zip, si Mamavik, and si Sacho Nobu. And if may opportunity na ma-workout natin, and yun talaga yung goal. But pag-usapan muna namin nila Melvin, ng manager niya sa Zip. So, pero kung yun nga, if ano, every boxer yun naman talaga yung goal eh, is to beat all the champions and get all the belts. Michael, ang tanong ko, sa weigh-in,
103 pounds ang tinimbang ni Melvin. 105 eksakto yung tinimbang ni Taniguchi. Ganun ba talaga yung ano, yung usual na timbang ni Melvin, na kuha niya yung 105 pound limit? Yes sir, actually yung timbang ni Melvin, one day before pa lang ng timbangan, nakuha niya na eh. Nasa 105 na siya. So, ang ginagawa ko na sa kanya, pinapainom ko na lang siya ng sabaw or saka isang itlog. So, yun, tumataas siya ng 0.8. Nung kamagahan na, timbangan na, na under naman siya ng 0.6. Pinainom ko naman siya ng kwan, ng mainit na tubig at saka tubig. E pag alis namin, kwan siya, 104.8. So, sakto na yon sa timbangan namin. Eh, ewan ko ba't anong nangyari ang pagdating doon sa kwan, sa final wing, mas lalo siyang kwan, mas lalo siyang lumiit. Pero ako, yun naman talaga yung kwan. Hindi naman siya sunog sa radios. Maganda pa siyang kausap. Maganda pa yung lakad niya. Eh, wala namang problema sa kwan. Yung sabihin natin na over radios, hindi naman siguro kasi ang kondisyon niya maganda naman. Michael, sa lahat ng mga world champions na nakilala mo, na napanood mo in your own boxing career, Michael, no? Sino sa tingin mo ang pwede nating masabi yung parang katulad ni Melvin na dating world champion ng Pilipinas? Si Kwan, sir, yung Japanese na Kwan, na yung idol niya, si Takayama, sir. Ah, si Takayama? Yung Takayama? Yes. Okay. Ayun yung idol niya. Para silang nang kwan eh. Yung suntok lang, maliit siya pero masipag sumuntok. Mm. Okay. Well, Melvin. Kaya idol niya yun eh. Ah, okay. Alam na natin yung idol mo na si Takayama. Sino naman ang mga iniidolo mo ng mga Pilipinong boxingero? Sir, una, siyempre si Manny Pacquiao, sir. Tunayari. Lahat ng mga world champion, sir. Ano, sir? Believe ako, sir. Nagpusigi ako, baka sakali na ganun din ako soon na maging world champion, sir. Kaya yun, yan, kahit maliit ako, sir. Oo, kahit maliit lang ako. Maraming underestimate sa akin dati. Hindi daw ako maging professional. Hindi ka na daw ako magbawaksing. Kaya yung mga nag-anap sa akin, sir, discourage, ginawa ko yung motivation sa sarili ko, sir, na magpursige, na may pagkikita ako, sir. Well, talaga, pinatunayan mo, Melvin, kung anong kalibre mo. Ikaw ay world champion ngayon at congratulations. At bago natin tapusin itong masayang talakayan natin, we'd like to ask, first of all, Michael, ano yung final words mo? Siguro dapat magpasalamat tayo sa Panginoon, sa lahat ng mga sumuporta kay Melvin, and then we'll ask JC for his final thoughts, and finally si Melvin muli. Michael, ikaw muna. Yes sir, first of all, salamat talaga sa Panginoon, binigyan kami ng opportunity ni Melvin na makalaban ng World Championship ulit. At of course, salamat sa kay Boss JC dahil malaking tulong sa amin yung pagtulong niya sa amin as a promoter. At saka sa matchmaker nito, at especially sa manager namin, thank you so much dahil nagtiwala sila mamabig sa amin. At maraming salamat po sa mga supporter natin dyan sa Pilipinas, buong mundo na nagtiwala po. Thank you so much po. Well, maraming salamat, Michael. And now let's listen to JC Manakil of Sandman Promotions. JC, a world champion in Melvin, Jerusalem, pero alam natin, Jade Bornea, Marlon Tapales, nakakasana sila to fight for world championships this year. What can we expect more from Sandman in 2023? JC. Yun nga sir, ang maganda yung panimulaan ng taon natin is especially si Melvin na una-una naging world champion, and yun nga, maraming salamat sa lahat ng suporta kay Melvin, sa lahat ng nag-ano sa Panginoon, lalo-lalo na sa Zip Boxing na nag-trust sa akin to be a partner with them.
kay Coach Michael and sa lahat ng boxers din ng Zip, ng Sandman Boxing, thank you din. And sa lahat ng support ng boxing, maraming salamat. And marami pa tayong boxer na lalaban ng mga title fights, sila Marlon Tapales, sila Jake Bornea, kay Jake Cataraha din, na lalaban ng OPBF din, and tuloy-tuloy pa. So yeah, thank you sa lahat. Thank you. Congratulations, JC. And Melvin, ikaw naman. Kanina mo inaalay ang pagkapanalo mo at sa girlfriend mo ba? Balita ko si Yurino is your girlfriend now. Siya ay isang Haponesa. Melvin. Sir. Nasa lahat, sir. Napapasalamat talaga ako sa Panginoon, sir. Kasi hindi dahil sa kanya, sir, hindi namin maabot to yung paghihirap namin, sir. Lahat ng paghihirap namin sa aming team. Ginawa ko to, sir. Hindi ako nag-asawa agad kasi gusto ko pang tumulong sa aking pamilya. Kaya ginawa ko inspiration talaga, sir, yung pamilya ko, sir. Kasi wala na akong papa, sir. Gusto kong makatulong muna sa aking pamilya, sa mama ko. Kaya yun, sir. Maraming salamat pero talaga, Melvin, sa lahat ng sumusuporta. Well, congratulations, Melvin. Pero sandali, nasabi mo na wala ka pang asawa, 28 years old ka na, pero may bala ka namang magpakasal ngayon at world champion ka? Meron ka ng girlfriend? Wala. Even. Inspiration, sir. Inspiration. Focus muna tayo, sir, kasi... isa yung babae, magdala ng inspiration sa buhay natin. Yung bibigay ng lakas ba? Yeah, okay. Yan, okay. Oo. Sir, Quinito, so, hopefully, yung manager ni Melvin Jerusalem, si Sacho Nobuyuki Matsuura. Yes, oo. And Zip Boxing. Nobuyuki, son, first of all, thank you very much for supporting Melvin, a Filipino, and congratulations. Bago tayo magtapos, meron tayong pakikilala sa ating mga nanonood ngayon, ang management team ni Melvin Jerusalem. Una-una, si Madam Mavic Matsuura at ang kanyang asawa, si Nobuyuki San Matsuura. Sila po ay bubuo ng Zip Management of Japan and we'd like to congratulate them. Mavic, maganda sana kung matanong natin si Nobuyuki San kung ano yung mga qualities ni Melvin na nakita niya that made him support Melvin's crusade as a boxer? Nande, Melvin ni, mite, nande, senshu toshite oen shitan desu ka ne, datte. Uchi no senshu ni shitan desu ka ne. Kikkake wa, Nihon no boxer wo Harajimu ni, tsurete itte, deai, sono toki no hajimete deatte. Before po kasi, nung may ala gym pa, nag-training doon yung isang boxer, Tanaka Kose. Nasa team din po kasi namin yon. Then, na-meet niya rin doon si Melvin Jerusalem. Then, nakita niya na masipag daw. So, dai-chinsyo kayo, kata. Masipag, at saka, nakita may kasama rin siyang Japanese trainer noon. Eh. Nagustuhan siya ni Tanaka. Kaya nung pumasok sila yung nagsabi na ma'am gusto namin pumasok sa management nyo, tinanggap po namin sila. Kasama po yung buong team ni Coach Mike Domingo at saka si KJ Cataraha po. Madam Mavi, ano naman ang pakiramdam ni Nobuyuki San nung natalo ni Melvin isang Hapon na si Taniguchi? Kimuchi wa dou desu ka? Melvin ga Nihonjin no aite tau shita koto wa dou? Sabi niya, it was really great daw. Wow! Well, congratulations. He loves Philippines very much. Talagang kasi wife niya Filipino. Talagang he supports Filipino. Thank you so much and congratulations the Matsuura family. And for continuing to support Melvin Jerusalem and also Philippine boxing. And with that, it comes to a close ang ating episode on Playitright TV. Maraming salamat sa inyong panunood. Over in the background, congratulations again. More power to Sandman
And Melvin, maraming salamat. Sana mag-imbita ka ha, kung ikakasal ka na, huwag mo kaming kalilimutan. soon na yan. Nagtatawanan kayo ha. Madam Mamik, meron ka ng inside information kung kailan ikakasal si Melvin? Wala pa pong date, pero we'll inform you po. Di pa nag-propose. Dino kasi kinito. Matapos po okay, to all the viewers po, please support Melvin Jerusalem. Acknowledge po natin yung galing niya at binigyan niya po ng karangalan ng ating bansang Pilipinas. Thank you po. Ay, totoo. Maraming salamat. And congratulations to the Team Jerusalem for this big honor that you have given to the country. Thank you very much and congratulations. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Diyan po nagtatapos ang ating episode on Playitright TV. What a wonderful interview. Hindi lang natin nakilala ulit at nakausap si Melvin Jerusalem, ang bagong WBO minimum weight champion. Pero nakausap din natin ang kanyang trainer, Michael Domingo, ang kanyang managers from Japan representing Zip Management, si Mavic at Nobuyuki Matsuura, and also the promoter from Sandman Promotions, our good friend JC Manangkil. And there you have it, the first Filipino World Boxing Champion crowned in 2023, Melvin Jerusalem. Congratulations. Huwag natin kalilimutan, all you folks out there following Playitright TV, like, share, and subscribe. Also, don't forget to access playitright.com, our sister company, and they are always at your doorstep waiting to serve you. They've got sports equipment, sports accessories, sportswear, footwear, athletic wear, and anything that you want under the sun relating to sports. Go to playitright.com. They always have the best products at the best prices. And that ends our episode for Playitright TV. Don't forget, stay with us. Playitright all the time. Thank you.